Hello world, hello Philippines, and hello universe. Welcome to my blog, ang Kakentuhan blog. Well guys, sobrang happy ako ngayon kasi nga this is my special day, this is my precious day dahil alam nyo na April 11, isinilang ang Diyosa ng karagatan, Diyosa ng kabundukan, Diyosa ng mga puno ng mga anek-anek na yaan. Walang iba kundi si Kakentuhan Vlog. Well guys, this videos is, I would like to thanks everybody sa lahat ng mga bumati sa akin from my family and then from my friends sa mga BFF ko dyan, and then nabubulol na naman ako, and then sa mga YouTube friends ko na laging patuloy na sumusuporta lagi sa akin. Guys, pasensya na sa inyo kasi hindi na ako masyadong nakakapag vlog gawa ng syempre may work na rin ng contest light. Even though na gusto ko, na isisingit ko rin naman kapapaano, pero hindi nyo nakikita yung mukha ko. Finally, medyo maaga ko ngayon sa trabaho ko. And then, 7 o'clock ang pasok ko, nasa 6:15 pa naman tayo. So, I think, April 11, important na araw sa akin. Way back, bago mag-pandemia, kung tutuusin, kaya ako napasok din sa YouTube kasi nga may instances na talaga pumapasok sa isip ko na parang ano na gagawin ko, ano na yung sisimulan ko, paano ko ulit magsisimula kasi nga yung hotel na pinapasokan ko is talagang nagsarado, hindi naman actually nagsarado, nagbawas ng tao, and then ilang tao lang yung pumapasok dito, tapos yung araw na pinapasok nila is minsan isang araw sa isang linggo, minsan dalawa. So kami mga hindi pa naman regular sa work is kami ang hindi na pinapasok talaga. Hinintay namin yung maayos ulit yung bansa natin or buong mundo tungkol dyan sa pandemic na yan. Siyempre, pumasok na rin sa akin yung panalulungkot na ako, hindi ko na alam gagawin ko, hindi ko na alam paano ako magsisimula. Yung tipo na umiiyak ka na lang, tapos ang lalim ng iniisip mo, and then basta hindi mo alam paano ka magsisimula muli, and then na-realize ko bakit hindi ko gamitin tong talent ko. Total naman madadak naman ako, and then feeling ko artista ako, so bakit hindi ako humarap sa camera at ibigay yung talent na makakapag-enjoy sa akin. Kasi nga, feel ko that time na de-depress na talaga ako, na-i-stress ako. Kasi parang yung tipo na umiiyak ka na lang ng bigla. Kasi nga, eto ka na from the OFW na umuwi ka dahil hindi ka nag-success. And then, nakapaghanap ka ng trabaho ulit ito sa Pilipinas. Kumbaga, sa part na yun is parang nakakabawi-bawi ka na. And then, sa pamilya mo. And then, ayun ulit. Alam kong pagsubok lang naman to sa atin. Pero may part talaga na parang, ewan ko, parang feel ko gusto ko ng, alam nyo yun, parang gusto ko ng tumigil yung mundo ko, tumigil na yung buhay ko. Pero lagi kong iniisip na baka pagsubok lang talaga to sa akin. And then sa every na manonood ako ng TV, about sa pandemic, about sa paligid, is mas may malala pa pala sa akin. Hindi ko alam, pumasok na ako sa depression na umiiyak na lang ako sa isang gilid, umiiyak na lang, natutulala na lang ako na hindi ko na alam paano na yung buhay ko, ano ba, napag-iiwanan na ako kasi yung mga kaibigan ko okay na, and then yung mga pangarap ko, parang iisip ko, parang liko talaga. Hanggang sa part talaga na dinadasal ko na lang na sana okay, sana maging okay na ulit. Sana tumigil na tong pandemic na to kasi nga iniisip ko na paano alam ko may nagsusurvive sa ganung pandemya, sa ganung nangyari. So, awa naman ng Diyos, may isang part talaga ako na
sa CR, parang iyak ako ng iyak. Tapos, wala lang. Tapos, nanalangin ako sa kanya na sana maging okay, sana makabalik na ako sa trabaho, sana ma-okay na yung sitwasyon para lahat na makapapaano na nawala ng trabaho is makabalik na. So, eto guys, sinasabi ko lang naman kasi for revelations na naakala nyo lang sa mga every vlogs ko is napakasaya ko. Pero deep inside, parang nahihirapan talaga ako that time. Parang nilalabas ko lang na ayoko lang mainip, ayoko lang na maging malungkot. Pero dumadating talaga sa part na pagkatapos ko mag-vlog is parang nalulungkot talaga ako. Na parang gusto ko lagi may kausap, parang feel ko lagi gusto kong uminom. Parang feel ko gusto kong laging mag-isa, parang gusto ko laging may kausap, nalilito ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time ng panahon ng pandemya. Well, that time na 2020 bago mag-pandemya until now, sa wakas, is maganda naman naging pasok ng 2022 ko. Ito, nakakapag-adjust, nakakapagsimula ulit na sana, tuloy-tuloy na talaga, na sana, sana hindi ko na maramdaman ulit yun sa mga nakakaranas po ng gano'n na i-stress, na feeling depressed na huwag tayong mawala ng pag-asa. Lagi nating isipin na nandiyan si Lord, nandiyan si Papa God na laging gumagabay sa atin. Kausapin din natin yung pamilya natin. Gumawa tayo ng paraan na hindi tayo maiinip. Gumawa tayo ng paraan na makakapagpasaya sa atin. Kumausap tayo ng tao na pwede makaunawa sa atin. Yun guys, these revelations na feel ko, ngayon ko lang nailabas kasi parang feel ko parang nakapag-move on ako ngayon. Kumaga, nalalagpasan ulit. Ganun pala yung feeling na nadamaan kasi sitwasyon na babang-baba ka na talaga. Na gusto mo na makatulong sa pamilya mo na wala kang naman magawa. Na kasi, syempre, bilang isang bading, ayun naman talaga yung tagang ambisyon namin is mabigyan ng magandang buhay yung pamilya namin. Pero, syempre, alam ko, yes, may way si God, may plano si God, at hihintahin ko talaga yun. Sa mga YouTubers ko dyan, pasensya na talaga. Sa mga team soin ko, sa mga sumusuporta sa aking mga vlogs, sa mga sumusuporta sa akin, sa mga pag-play sa akin. Maraming salamat sa mga team panda ko, sa lahat ng mga team na sumusuporta sa akin. Hindi ko na kayo isa-isa, alam ko na dyan ang kayo lagi para sa akin. Ang wish ko lang is, hindi para sa self ko, kundi matapos na tong pandemic, bumalik tayo sa dati. At para lahat naman is happy tayo. So guys, dito nagtatapos ang aking vlog. This vlog is wala nang editing. Kumaga, it's April 11 today. Gusto kong mag-enjoy. And then, spread love, avoid negativity. Mag-enjoy lang tayo sa buhay natin. Lagi nating isipin na magdasal tayo no matter what happened. Kasi, ayun lang talaga yung natatayong kasagutan pag tayo nalulungkot. Kumausap tayo ng mga tao na malalapit sa atin, ng mga kaibigan natin, huwag nating masyadong damdamin kasi nga, hindi nakakatulong sa ating health yan. So, yun lang guys. Happy birthday to me and then, I love you so much, we love you so much and then, God bless us all. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, just subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. So, happy birthday to me. I love you so much and God bless us all. Mwah!